Welcome to my YouTube channel, guys. Terso Abdulkari Molyo. Magandang araw sa atin, mga kaguro. So, dito sa aking vlog, mga kaguro, ay nagkaroon ng klase, mga kaguro, dito sa Lanao del Norte, mga kaguro. So, malaman natin kung anong mga dapat gawin sa unang pagpasok ng mga kabataan dito sa aming lugar, lalo na sa Salvador Central, mga kaguro. So, upang malaman ang buong detalye, please watch this. Okay, magandang araw sa ating lahat. This is actually Terso Abdulkari Molyo, guro ng EPP at MAPI Grade 4 sa Salvador Central, mga kaguro. So, kahapon, nagkaroon kami ng meeting with the parents doon sa Salvador Gymnasium, Salvador Military School Gymnasium, mga kaguro. At ang present doon ang aming mga magulang, mga parents sa mga kabataan, from kinder, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6, doon sa gymnasium, mga kaguro. At sila ay nag-attend sa meeting kahapon with our great principal, Ma'am Amihan Mangondawar, mga kaguro. At nandiyan din ang aming supervising principal, si Mr. Ricardo Abalo, mga kaguro. At isa sa mga agenda, mga kaguro, ay ang pagsuot pa rin ang mga kabataan pumasok sa Central. Magsuot pa rin ng face mask at magkaroon pa rin ng alcohol, dahil hindi pa natin kumpiyansa ngayon, mga kaguro, ang mga nasanayan natin, ang naranasan natin noon, ang COVID-19, mga kaguro. So kami ay kami mga subject teachers ay nagbantay din sa gate para sa pagpasok ngayong Lunes na, mga kaguro. August 22 ay pagpasok na, umpisa ng pasok ng mga kabataan nag-aral sa Salvador Central at iba pang mga nag-aral, mga kaguro. Dahil yun ang isa sa mga memorandum na tanggap nila sa division, ang August 22 na, mga kaguro, 2022 ang pagpasok. So, yun. Yan ay limited pa rin, mga kaguro, ang pagpasok ngayong August 22 hanggang October 31, no? So, limited pa rin ang mga kabataan. Merong seat A, merong 25 na bats ng seat A, at mayroon naman mga other 25 or 26 ba ang seat B. So yan ang nangyari noon, mga kaguro. Sa third grading at fourth grading ay nagkaroon kami ng in-person teaching, no, or face-to-face teaching, mga kaguro, sa mga kabataan. So at this moment, in-person na ang tawag, sa lalo na sa national memorandum, in-person ang tawag sa mga batang pumasok sa eskwelahan, hindi na yung mga online at saka mga modules, no. So in person na ang pasok, face to face, ngayong first grading sa buwan na August, mga kaguro, August nito. Ngayon ng Lunes ang pagpasok ng mga kabataan dito sa aming Central Salvador, mga kaguro. So yung ibang mga eskwelahan, ganoon pa rin, dahil nabasa na yan sa mga memorandum na hindi na ma-postpone yung August nito, 2022, mga kaguro. Dahil meron naman nag-asam ng September, pero kahapon, napakinggan namin ang aming supervisor, supervising principal na Mr. Abalo, na August nito pala ang tunay na pagpasok ng mga kabataan. Kaya nagsubabay din yan sa mga memorandum sa division, dahil sa ang supervising principal, si Mr. Abalo, mga kaguro. So yung mga kabataan ay magdala ng patay sa akin na pakinggan kahapon, dahil ako lang ang sa mga subject teacher, mga kaguro, na pakinggan ko na kailangan pa rin magpa-vaccine ang mga kabataan, lalo na yung booster vaccine, yung hindi pa naka-vaccine ang booster, kailangan pa rin mag-vaccine, sabi sa ating mga health department na nandyan din sa division, mga kaguro. At
Yun ang sinasabi sa aming supervising principal. So, kailangan mabaksin ang mga kabataan. Then, yung hindi na pabaksin, pwede naman yung magkapasok. Pero kailangan mapabaksin yan, lalo na sa mga sa booster. Dahil nandyan pa rin ang ating mga Department of Health nakabantay sa ating pag-aral, mga kaguro. Okay, August nito, don't forget, August nito, 22 ang pasukan ng mga lahat ng mga buong Pilipinas sa bayto o dito lang sa aming district ng Salvador. Ang napakinggan ko, mga kaguro, ang August 22, 2022 ang then matapos naman ito ng 2023, July 7 naman daw ang yung end sa school year. So, tayong lahat ay maghanda na, yung mga kabataan dyan ay mayroon ng mga bag, notebook, saka papel. Sabi kahapon, limited pa rin ang face-to-face sa November pa daw ang full blast sa lahat na ang makapasok sa November 2, sabi sa ating district or supervising principal, mga kagaro. Nasaan ko mga kabataan ay mag-aral ng mabuti, ang mga magulang pa rin ay mag-abang doon sa pag-uwi na lang mga 11:40, mag-abang doon sa exit gate doon sa central sa amin. At lalo na yung mga kinder, grade 1, grade 2, yung mga maliit pa, kailangan mag-abang ang mga parents doon, mga 11:40, sa nandyan ang mga parents sa labas para hintayin kailangan kapaglabas sa pag-eskwela ngayong Lunes na, August nito, 2022, mga kaguro. At mga parents, mga estudyante. So, don't forget to subscribe to Terso Abdi Remulyo channel. Hoping na magsenda na tayo sa ating pasukan ngayong Lunes, August 22, 2022, mga kaibigan. So, don't forget yan. Ang inyong mga kabataan ay magsadala na rin ng snacks, tubig, mga lagyan ng tubig. At magsenda din sa, dahil wala tayong mga kantin dito sa eskulahan. So, magdala pa rin ng snacks ang inyong mga kabataan. Magsadala ng snacks, padalhan yung mga parents para matugumpay ang ating successful ating pag-aral, mga magulang, at lalo na yung iba pang mga kabataan na nag-aral. So, sit A, sit B pa rin. So, yung naunang na-enroll ay sit A yun. Unang linggo ng pasukan ay sit A. Sunod namang linggo ay sit B naman. Hanggang sumapit ang August 31, mga kaibigan, makaguro at mga parents dyan na nakaabang. So, bye-bye sa aking video. Don't forget to subscribe Terso Abdi Remulyo channel. Maraming salamat sa manood. Maraming salamat. Maraming salamat.